Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stang Lumpo. So, kahapon, na-invite tayo sa isang pagtatapos ng training ng isang pagiging sundalo na isa sa mga nagabayan natin sa kanyang pag-a-apply. Si Tom, ayun, congratulations Tom! At natapos mo na din ang inyong training. So, tungayan natin ang kanyang kwento. Ito si Tom, bonso sa tatlong magkakapatid. May kapatid siyang dalawang babae at siya ay nag-iisang lalaki. Si Tom ay bago pumasok ng sundalo ay nagtapos ng Bachelor of Animal Science. At nangarap din siyang maging sundalo. Habang inaantay niya yung kota ng army, si Tom ay siyang katuwang ng kanyang tatay sa pag-aalaga ng kanilang alagang hayop. Pagkatapos niyang malinisan, ito naman ay kanyang papakainin. Ganon ang kanyang gawain habang inaantay niya yung kanyang pag-a-applyan sa pagiging sundalo. Tinutulungan niya ang kanyang ama dahil ang kanyang ina ay nasa ibang bansa. Isa siyang OFW. Bata pa lang si Tom, iniwan na ng kanyang ina para mag-ibang bansa. Kailangan niyang magsakripisyo para sa anak para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Hindi rin na biro yung pag-a-apply ni Tom sa pagiging sundalo dahil 3 times siyang nag-apply bago ito nakapasok. Una, nag-try siyang nag-apply, hindi pinalad. Pangalawa, hindi pa rin pinalad. Sa pangatlong pagkakataon, ito ay nakapasok na. Natupad ang kanyang pangarap dahil hindi siya umayaw. Sabi nga sa kanta, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Pinakita dito ni Tom na walang imposible. Basta't magtiwala ka lang sa taas at huwag kang aayaw. Pagkatapos natapos lahat ng physical requirements sa kanilang pag-a-apply, dadalhin na sila kung saan sila magti-training. Dito na mag-uumpisa yung kanilang military career. Ang naranasan ko sa loob ng training ng 7 months, sobrang hirap ng civilian to military. Lalo na yung unang buwan, halos walang tulog. Dapat lahat ng kilos mo may bilang. Pero lahat ng yon ay may purpose sa mga pinaparanas nila sa amin. Sa bandang huli, doon namin na isip na lahat pala ng tinuro sa amin to first month to hanggang sa mag-graduate kami, may mga purpose lahat yun. Hindi lang kumbaga laro-laro o pahirap, kundi may mga purpose yun na magagamit mo talaga sa isang pagiging isang sundalo. Lalo yung pagising mo ng umaga, madaling araw pa lang, dapat gising ka na, preparado ka na, nakaligo ka na, lahat-lahat. Kasi bawal ang pabagal-bagal sa army. Ang pinakamahirap na part doon ay yung para sa akin yung first month, kasi andun pa rin yung pagiging civilian attitude mo eh. Doon pa lang binibuild na kung paano pag-uwi ng to military attitude. Thankful ako kasi
natupad na yung matagal kong pangarap. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. So ayan, napanood nyo na yung kwento niya sa kanyang mula pag-a-apply hanggang sa kanyang pagtatapos. Ang magulang ni Tom ay nagsakripisyo na mga ibang bansa para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang anak. Kaya sumasaludo ako sa mga
OFW na kagaya ng ina ni Tom na sinakripisyo nila yung pagwalay sa kanilang pamilya upang sa ganoon ito ay mabigyan sila ng magandang buhay. Sumasaludo din ako sa mga anak na pinahahalagaan yung sakripisyo ng magulang. So si Tom, hindi rin biro ang kanyang pag-a-apply dahil 3 times itong nag-apply. Sa pangatlong pagkakataon, ito ay pinalad na. Sa katulad ni Tom, walang mahirap sa taong may pangarap. So laban lang, ipagpatuloy mo lang at huwag kang tumigil hanggang makamit mo ito. Sabi ni Freddy Aguilar, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. So para sa mga OFW, isang saludo para sa inyo. At sa mga bagong pasok ng sundalo na katulad ni Tom, pagbutihin ninyo ang pagtatrabaho para sa bayan. So ang kanyang ina nagsakripisyo sa kanyang mga anak at si Tom naman magsasakripisyo para sa bayan. At isang saludo para sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye.